You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Mukhang nasa trouble nga ngayon si Yeng Constantino matapos nga pong mag-file ng cyberbullying ang isang doktora kung saan, kung natatandaan niyo po, ito ay ang doctor shaming na kung saan ay naglabas nga po si Yeng Constantino ng hinaing niya about dun sa nangyaring incident sa kanyang husband kamakailan lamang sa Siargao. At akala po natin ay wala na ito at naging maayos na. Pero isang netizen nga po ang sabi niya na, "I talked with Dr. Tan last week and she told me that a warrant of arrest was already issued for Yeng Constantino. Well, here it is, but it seems no action is done up to now. She even appeared on TV, interviewed by Boyabunda, a lame desperate move and the bail of 30,000 pesos. Come on, let's make some noise, doctor." So yan. Mukhang ang mga kalaban nga po ni Yeng Constantino ay ang mga doktor. Anyway, napanood po natin yung hinaing na yan before ni Yeng Constantino, no? Doon, naikwento lang naman niya about doon sa parang machine ng tawag dito, ultrasound or parang x-ray, na parang nagtatanong siya bakit daw nasa box. And then, she even mentioned the name na doctor at sinabi niya na parang may edad na yung ganun. So, ang sinasabi lang ng mga doktor dito is, kumbaga, siguro before ka magbigay ng opinion mo sa SOCMED, naisip-isip mo muna kung ano ba yung mga bagay-bagay na pwede nitong maging kahihinatnan. Although, nandoon yung concern niya sa kanyang husband, pero kumbaga, ang sabi ng mga netizen, sana naging tawag dito, naging balance, no? Syempre, yung mga doktor, alam kasi nila yung mga pwedeng mangyari. They are just calm. Pero sa side naman ni Yeng, naiintindihan naman natin siya dahil husband niya yun. But anyway, yun nga, dahil nga parang naging cyberbullying ito, yun nga po ang naging case ng nasabing doktora. But narito nga po yung mga naging opinion or reaction ng mga anonymous netizen sa Fashion Police. Sabi nila, sana naman lesson learned na ito sa kanya. Tinuloy ang kaso, Yeng, ayan. Then, lesson na ito sa lahat ng nagmamarunong tulad ni Yeng. I think normal reaction ni Yeng. Ito naman ang pagtatanggol ng isa. Mali lang talaga na sinabi name with picture pa. Ayun, tama naman. Yeng, emote bago isip. Yes, this she made a mistake, pero what's worse pa eh, she made money out of the incident. Pwedeng shock lang siya that time, pero girl, nakapag-edit at upload pa. Yun ang sabi nila. Baka naman nakapag-apiansa na. 30,000 lang naman ang bail. Kaya daw siguro parang hindi na natuloy yung warrant of arrest as nagpiansa na agad-agad ang actress. Sabi nila, wala pang bail yan. Dapat inform sila, doc. OMG, deserved. Sabi naman ng isa, haha, promote pa yan. Hulihin nyo na agad pag may pa-black screening. Sabi naman nila, she deserves that after posting on social media without thinking of its possible consequences. Pag mga feeling know-it-all, kasi maka-opinion lang, bahala na bukas. Sana pag may medical malpractice, aminin din. Sa Pinas kasi walang medical practitioner na nakukulong pag nagkamali. Ito naman ang sinabi ng isa. Sabi nila, that's not true. Meron pong healthcare professionals na nakukulong ng dahil sa medical malpractice at revoke ang PRC ID nila. Kahit itawag mo pa sa PRC, hindi lang na televised dahil sabit ang hospital or medical institution na part sila. Sana nga, pero di yan lang ang issue. Doon tayo kay Yeng, sabi nito. Sabi nila, anong wala? Saan mo nakuha yung walang nakakulong na medical practitioner? Meron po, hindi lang dinadaan sa social media. Need lang patunayan na may malpractice na nangyari. Maraming case kasi na pumayag ang mga nagdemanda na makipag-areglo or mag-settle out of court. So di nakukulong, pero kung ipupursyon ang victim at manalo sila sa korte, edi mas rehas ang sariling doktor, ang salaring doktor. Sabi niya, dear, merong nare-revoke ang license at nakukulong na medical professionals. Hindi ka lang aware, isa pa mali ang idolet mo, kita mo may warrant of arrest siya. Ang hirap niya patunayan sa korte kasi kailangan ng testimony mula sa medical expert para ma-prove ang negligence ng doktor. Sinong doktor naman ang magtetestigo against sa kapwa niya, doktor? Kampihan lang naman sila yan. Yun ang sabi nila.
Yung mga nagpo-pursue ng case against sa isang medical practitioner, especially sa isang doc, yung may mga kakayahan financially or kung may third or fourth parties na tutulong sa complainant. Ayan, dapat ganyan para matuto ang mga tao, lalo na may mga pangalan na gusto lang magpa-viral at kumita sa vlogs nila. Sana intindihin nyo din yung situation niya, kahit siguro kayo kung nasa bingit ng kamatayan kamag-anak nyo, baka sobra pa din ang gagawin nyo. Nope, wala siya sa bingit ng kamatayan. Nakapag-vlog pa nga si Ate Girl, o ikaw ang umintindi sa doktor na pinahiya niya. Kung nasa bingit ng kamatayan kamag-anak mo, I don't think makakapag-video ka pa. Siguro mag-pray ka. Yon ang sinasabi nila. E nakuha pa ngang mag-picture sa loob ng ambulance, anong taranta, inuna pa nga mag-post. Pero 1 month nang nakalipas yon, hindi nyo din binasa side nung mga nandoon. Magsampa siya ng formal na reklamo at hindi mag-vlog na pinagkakakitaan niya. Mas inuna niya kasi ang mag-vlog kesa alamin ang buong sitwasyon tungkol sa kalagayan ng asawa niya. Understandable naman ang situation, pero dapat i-record at worst, hindi na nang dapat pa yon sinabi pa sa social media. Haha, parang hindi naman nasa bingit ng kamatayan ng asawa niya. May ilang araw din siya para makapag-edit at mag-isip-isip. Hayaan mo na, malaki naman kinita niya sa pamamahiya ng ibang tao. Kayang-kaya niya ang 30,000. It's still a win for a doctor and all professionals na sinishame dahil may warrant of arrest siya. Classmate, pag ako nasa kalagayan niya, mas mag-focus ako sa kamag-anak ko na nadisgrasya kaysa sa vlog. Sa ganong situation, may time ka pang mag-online, magpa-vlog or record. So, yun nga yung mga naging komento ng mga netizens sa naging reaction nga po ni Yeng, no? Although, nandun, naiintindihan nila na nasa sitwasyon na ang kanyang hobby ay nadisgrasya. But, ang sinasabi nga po nila, nagkaroon pa nga to ng time para mag-edit or whatever. So, yun lang naman po ang sa kanila. Sabi nila, ang mali ay mali. Do not justify her actions. Ginawa na lahat ng medical staff, lahat ng kaya nila. Pero, para kay Yeng, kulang pa. Bakit may medical degree ba siya to know what's up? Lol, buti nga yan para matutunan ng mga tao na hindi tamang hiyain. Pag, yun nga, magbigay ng anumang opinion hinggil sa isang tao. Lalo na nga po't ito ay sa SOCMED. But anyway, since celebrity kasi si Yeng, maaaring she's not aware of that. Siguro sa kanya, sinasabi lang talaga niya yung opinion niya. And she even care or doesn't know na iba yung magiging reaction po ng mga tao about doon. And humingi naman ng paumanhin si Yeng Constantino doon sa kanyang ginawa. Kaya nga lang, kahit na siya humingi ng paumanhin, mukhang tinuloy pa rin ang pagsampa ng cyberbullying nga po kay Yeng. But anyway, sure naman na magkakaayos sila dyan. And learn lesson nga para sa lahat, no? So yan po ang ating showbiz snap. Sa mga nais pong magbigay ng kanilang opinion sa ating update na ito, maaari nyo pong ilagay ito sa ating comment section. Kung ano po ba yung dapat gawin, kung nararapat po ba na si Yeng ay mag-suffer for this, or patawarin na lang, magkapatawaran na lang sa bawat isa. So, images courtesy of Yeng Constantino Instagram, and update or news update, credit to Fashion Police. And thank you for watching Showbiz Snuff.